maiwasan ang ang tigil pasada. Report si Raquel Crisostomo. Maraming pasahero na magsagawa ng isang malawakang transport strike ang mga driver ng metro, bus, tram at tren sa buong bansa. Kaya naman maraming manggagawa, lalo na dito sa Brussels, ang napilitang maglakad makarating lang sa kanilang trabaho. Ang magkaibigang Micah at Shalimar na parehong nagtatrabaho bilang nanny o babysitter, naglakad ng mahigit 8 at 10 kilometro para lang marating ang bahay ng kanilang amo. I had real problems to go to work. I couldn't reach my train. I couldn't get to on time to my work. And I know many people from my neighborhood who had the same problems. No work, no pay kasi kami. Kailangan na maglakad para makarating lang sa trabaho. Tanging private vehicle lang ang makikita sa lansangan dahil maging ang mga driver ng taxi ay lumahok sa strike. Kailin mo marami, aksyon na nasara ng pamahalaan ang hinaing ng mga driver. Reklamo nila, daang-daang residente ang nagpe-permisyo sa tuwing ikakasa ng mga nag-aalburotong driver ang tigil pasada sa buong bansa. Kaya itong si Leyali, hindi na nakipagsapalaran. Mas piniling po mag-stay na lang sa bahay kasi last year po naipit po ako nung nagkaroon po ng strike last year. So nag-aaral lang po ako ng lessons ko. Libo-libong driver ang lumahok sa No to EU Austerity March na inorganisa ng European Trade Union Federation bilang protesta sa budget cut at austerity measure na ipapatupad ng Belgium at ng mga bansang kasapi ng European Union. Magiging pahirap daw kasi sa mga low-income workers sakali mang ipatupad ng mga bansang kasapi ng EU ang pagbabawas ng benepisyo at sweldo ng mga manggagawa. Para sa Balitang Europe, Raquel Bernal Crisostomo, Brussels, Belgium.